Merry Christmas, Ate Gai! Congratulations, Vieta! Hey! 9 a.m. ang call time para ipamahagi ang mga tiket sa Pieta Sneak Preview sa Cinema 76. Pero 9:15 na ako nakarating at marami na rin tao doon. Mostly ay mga Noranians. At nakuha ko na nga ang ticket ko. Ang sneak preview ng Pieta ay regalo ng producer nito na si Councilor Alfred Vargas para sa maraming humihiling na makapanood na nito. Bigla ang announcement ang ginawa ng Facebook page ng Pieta para sa sneak preview sa 4 na screenings, 2 screenings sa Cinepop Cubao at 2 din sa Cinema 76 Tomas Morato. In-announce ito ng December 20 at December 21 ng gabi ay sold out na ito. Maganda pala ang venue ng Cinema 76. Cafe ito na may mini theater. Sa paligid ay makikita ang posters at tarps ng Pieta. Naroon na rin ang direktor ng pelikula na si Adolf Alex hanggang pinapasok na kami sa mini theater. 11 a.m. na nagsimula ang palabas at natapos ito bago mag-alauna ng hapon. Bago ipalabas ang Pieta, ay ipinakita muna ang trailer ng isa pang pelikula ni Ate Gai, ang horror movie na Mananambal, at na-excite naman ang mga Noranians. At ipinalabas na nga ang Pieta. Ito ay isang suspense drama, mahuhusay ang mga artista. Isang tahimik na pelikula na may pasabog sa huli. Siyempre, palakpakan ang mga Noranians sa ending. At kinalap ko ang mga komento ng ilang nakapanood. Well, sa kabuuan ng pelikula, yung saritang maganda, the word maganda is not enough. Napakaganda. A perfect film of the superstar Nora Honor. Kay Ate Gai, hindi siya kumukupa. Siya pa rin. Nung una, cool na cool ang dating niya. Cool na cool. Pero sabi ko, sa bandang huli nito, hindi mawawala yung talagang may eksena siyang matatanim sa isip ng viewers. At totoo nga yung sinabi ko, yung sagdan. Yes, sa eksena. Yung pagsasaya, gusto ko yun. Yeah. Kasi very natural. It comes very natural. Kasi kung ibang direktor ang gagawa nun, eh mamimili siya ng classical music na gagamitin para sa sayaw na yon. Pero hindi, nung i-turn on na gano'n yung radio cassette, talaga kung ano yung tugtog na lumabas, yun ang isinayaw nila. Si Alfred Vargas, kumbaga, makagagawa naman pala siya ng pelikula ng gano'ng paganda. Bakit po, bakit so-so movies lang ang mga ginagawa niya nung bandang una? Eh, galing-galing niya. Yes. Ang best part ng movie na ginampanan niya na gusto ko, yung bang nung tumulo yung luha niya, kumbaga kung hindi ka talaga manonood, hindi mo mapapansin yung pagpatak ng luha niya doon sa, nung magwawakas niya, doon sa hagdan. Pero ako kitang-kita ko maski madilim, yun ang gustong-gusto ko. Uh-huh. Yun ang gustong-gusto kong eksena. Kay Gina Alahan. Aba, kailangan best supporting actress siya. Pero surprising yung naging yung huling eksena niya sa movie. And then, sino ba isang babae? Jacqueline Jose.
Ina Raymundo. Hindi, si Jacqueline Nunciat. Talagang nagulat ako sa eksena niya. Parang dalawang isang araw lang yun, sandali lang yung kuha niya. Pero talaga yung pagpasok niya. Naku, galing-galing niya. Sino kaya si Jacqueline Nunciat? Opo. Salamat po. Pero si teka Charlie. Muna. Una sa lahat, si Direk Alex, gusto ko siya. Kasi nung college ako, alam mo, meron kami subject na yung bang tukos sa paggawa ng story, yung mga ganon, at saka yung, nagkikritik kami ng mga kasaysayan. Ang sabi ng professor namin, pagdating sa peak, highest peak ng story, kailangan bigla yung end. Yun ang nakita ko sa pelikula ni Direk Alex. Kaya naalala ko yung teacher ko. Thank you, Direk okay, Alex. Thank you. Well, first and foremost, sa acting muna tayo. Siyempre, ang questionable pagdating sa acting si Ate Guy, di ba? Superb. Wala tayong masasabi. Alfred Vargas, ganun din. Hindi rin siya nagpakain kay Ate Guy. Napaka-ganda ng rapport nila. Gina Alahan, wow! Surprisingly, ang galing. Ang galing pa rin ni Gina. Si Jacqueline, kahit konti lang yung kanyang eksena, remarkable naman. All in all, ang movie ay mag-iisip ka. Mag-iisip ka, hindi mo agad makukuha kung ano yung pinaka magiging twist ng story. Talagang maganda. Highly recommend. Napakahusay po ng bukas sa pangunguna ng ating national artist, Nora Nor. Virginia Lahan, Alfred Vargas, napakahusay din. Kahit kasi, kahit sandali lamang. Kakaunti lang ang isa sa pero tumata. Special mention yung batang gumanap na anak ni Inay Raymundo. At si Inay yung napakahusay din sa pelikula. Isang napakagandang pelikula na may kakaibang istorya. Auto short, ano lang, part si Miss Jack Minuse, si Bembo Rob. Mabalik ka ulit bukas. Panonorin mo ulit. Okay, thank you. Merry Christmas, Ate Guy!